Sa pag ito mga mahal, panandalian po tayong tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos na ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Candy Binyas. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, ito'y beloved preacher, Bervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord! Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagpapala. Lumon sa amin sa gabi ito na sinamasama mo kami tinipon sa bahay-sambahan. Maraming salamat sa habang presensya mo naramdaman sa tagumpay na kilumon sa amin pagsagawa na magawain mo, Lord, sa kalakasan, proteksyon, paglakbay namin. Salamat. So, dalangin ng malapastor. Thank you so much, O God, for the protection, blessing, spiritual blessing, revival given to us, Father, Lord. Thank you so much, my God. Hallelujah for the strength you've given to me sa ibang lingkod mo, dagdag na buhay. Nagpasalamat ako sa dalangin ng propeta, malapastor. Tuloy mo pagpalain ang salita mo sa gabi ito. Sumaamin ka, liswad lang ganong kaaway sa magkitaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, and responsible and givable honor and respect to our dearly beloved and holy evangelist, well as Alameda and time proud of our loving God, and also remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand pastor Lina Comun, Alameda and all beloved children, all blessed Alameda family, at I greet also my beloved co-workers, corporate church, my beloved wife, my family, at sa lahat po sa inyo, lahat mga minamahal kapatiran, maraming salamat yung mga webcast viewer na nood sa buong daigdig. Salamat po sa gabi ito na dito tayo sinamasama ng Panginoon. Palakpakan ba natin ang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mga Panginoon. Mamahal, di po tayo magtagal. Kaya medyo ginagabi na po tayo. So tayo po'y sinong pinagpapala? Lahat tayo po'y pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Ang ating kunting mga sakripisyo, pagkakaisa po ay nakarating sa langit, nakita ng Diyos at tinanggap ng Panginoon, kaya binigyan tayo ng tagumpay. Amen? Ang tagumpay, the success of the church, the victory and triumph, hindi po galing sa atin po yon, kundi galing po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Protection, kalakasan, galing sa Diyos. Wala atin po. Zero po tayo. Amen ba? Kaya ang paglingkod sa Diyos, mga minal, ay ito'y katulad po ng gain through lost. Gain through lost. Parang nagkamit, nagkukuha ka ng tagumpay, pagpapala, po ito ipapunta lamang sa kawalan. Loss. Gain through losses. Kaya ang paglingkod sa Panginoon, isipin natin na tayo po ay wala tayo sa lupang ito. Amen? Lahat nating abot, lahat nating nakuha, lahat nating nakamit, mga minal, ito po isipin natin nga papunta lang ito sa kalugihan, sa kawalan, mga minamahal. Dahil solo ang Diyos lamang ang mamigay reward ganti sa atin upang tayo magmana ng buhay na walang gan. Everybody say, praise the Lord. So kindly pag-ibasa sa Philippians chapter 3 verse 8 ang ating title sa itong Bible study, Gain Through Loss. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi ni Pablo? Yeah, doubtless I count all things, but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. O nga, ang lahat ng mga bagay na inaari, inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Nalang-alang sa kanyang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inaari kong sukal lamang. Anong sukal? Kung sukal lamang upang
tamuhin ang ano to? Tamuhin ko si Kristo. Malalim na Tagalog sokala. Sa English. I count them sukat siguro 'yon. Nagkamali lang 'yung paglitra. Amen. Yet thou tis, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. And do count them, sukat-sukatin pa, do count them but dung that I may win Christ. Amen ba? Iniisip ko na basura ito sa Bisaya. Sapagkat tinuod ang tanan kong ang tanan akong giisip nga kapildihan. Losses. Tungod sa labaw kabililhon sa pag-ailakang Kristo Jesus nga akong Ginoo, tungod kaniya nawad-an ako sa tanang butang o kinigiisip nako nga basura aron maako si Kristo. Palakpakan po natin Diyos. Amen. Sabi ba ang lahat kong natanggap, nakuha, sabi ni Pablo, inisip kong kalugihan lahat. Upang matamuya lamang ang ating Panong Hesukristo. Yung ating paglingkod, ito po is a gain through loss. Yung natanggap natin pagkapala, nakuha natin ginansya, ito po'y mapunta lamang ito sa kalugihan at sa kawalan upang matamu lang natin ang ating Panginoong Hesukristo. Importante sa atin yung ating kaligtasan, masunod natin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin isipin kung sino tayo. Isipin natin na tayo mga Kristiyano, basura lang. Amen ba? Amen? Amen? Kaya nagpasalamat kami kung beloved wife sa ating mga kasama mga crusaders. Yung mga first batch, nauna na sila, itong ilang preacher Mario. Gabing pagod nila. Alam mo, napakalayo. Kaya alam mo, bakit kayo sinama ng Diyos? Bakit pinasama kayo sa mag-usada? Upang makita nyo at maramdaman nyo. At mabalansin nyo kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga manggagawa upang sundin ang kalooban ng Diyos. Napakalayong lugar, risko. Hindi natin alam ano mangyari sa daan, ano mangyari sa atin doon. Pero ginagawa po namin po yon. Kaya sinama kayo upang ipakita sa inyo at maala, maisip-isip nyo. Gaano pala kahirap magsunod sa kalooban ng Diyos? Gaano pala kahirap ang pagligtas ng kaluluwa? Kailangan ng malaking sakripisyo. Sakripisyo, pagtitiis, gutom, pagod, puyat, sama-sama na. Terribly. Sabi ni Pablo, upang tamuhin ko lang, inari kong lahat ng bagay na walang kabuluhan ito, sukal pala walang kabuluhan, upang tamuhin ko lang si Kristo. Mga bagay na basura, kalugihan, lahat nating sarili, hindi natin nanahanap, mga minamahal. Ang ating buhay, isipin natin kalugihan sa kay Kristo. Kaya kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, magpagamit ka ng lubusan. Gusto mo magsakripisyo, gawin mo. Pag sumama ka sa krusada, ang ating purpose doon, pagligtas ng kaluluwa. Nagpag-fasting na tayo dito, ilang araw, pagdating doon, manalangin ka pa, araw-araw, mag-fasting ka, kailangan dapat fasting. Liluhod ka, iiyak ka, manalangin ka, Lord, dito na kami, iligtas mo ang mga tao, magbilagro ka, maghimala ka. Kaya hindi mo hinahanap yung sarili mo. Hindi mo hinahanap ang sarili mo. Hindi pupunta ka sa kusada para mag-experience mo lang, para makabisita kung lugar na yun, maganda ba yung lugar na yun. Mag-sightseeing ka lang doon, mag-sightseeing, mag-basyal-masyal ka ron, iniisip mo, hinahanap mong sarili mo. Kailang pagdating doon, magandang tulugan mo, magandang pagkain mo. Kung ganun ay mong iniisip, huwag ka nang sumama sa kusada. Maging hadlang ka lang sa kapagkilos ng Diyos. Yung pagsama sa krusada, pagligtas ng kaluluwa, ang lahat mong tinatangkilik sa buhay na kuha, isipin mong kalugihan. Hindi mo inaanap ang sarili mo. Handa ka magsakripisyo alang-alang sa ligtasan ng mga kaluluwa. Wala kang reklamo.
Kahit anong ipakain sa iyo doon, wala kang magreklamo. Hindi mo sabihin na, ano bang klaseng pagkain ito? Hindi naman tayo kumakain ng pagkain ito. Ay, consider's kay. Mabuti nga, may makain ka, dapat fasting eh. Dapat ang lahat ng bagay, pasalamatan mo. Ano ba namin tulugan dito para kami mga sardinas dito? Mabuti nga, sardinas, masarap yun eh. Ay, kung itlog ka. Amen? Hindi po natin inaharap yung sarili. Everything you gain, you counted loss for Christ. Yung nasa iyo nakuha, nakamit, pag doon ka sa gawain ng Diyos, isipin mong kalugihan lahat. Forget yourself. Kalimutan mo yung sarili mo. You deny yourself kung sino ka. Isipin mo kalugihan. Dahil ang purpose natin para magligtas ng kaluluwa. Bilang Kristiyano, lalo crusaders ka, you must to forget yourself and you must to live for others. Mabuhay ka sa mga tao, paligtas sa mga tao, kailangan magsakripisyo. Yan, yung mga bilamin, preacher, doon lang sa sasakyan natutulog. Yung ibang mga sounding team, nasa bangko, yung mga press bats, sa kahoy, nakatulog, patung-patong kayo sa gym, tabag-tabingan lang nila. Wala naman kami narinig na reklamo. Na masakit yung likod namin, di kami nakatulog, maraming lamok. Wala kami narinig reklamo, wala kami makain. Pero yung iba nga, di pinatulog namin sa balay kwarto, nagreklamo pa, salinas daw sila. Yung pinapaluto namin, puro reklamo. Ano ba klaseng pagkain to, hindi makain. Eh, tingnan mo. Pag ganyan kang Kristiyano, hindi ka panglangit, pang-impyerno ka. Ang Kristiyanong totoo, lahat na kamit sa buhay na kuha, inihap niya, binilang niya, nga wala lahat sa kanya. Gain through loss. Eh, buhay namin, hindi basta-basta yon. Ngayon, parang kung sa aeroplano, may jet lag pa ako. Hindi ko malaman. Pero nagpasalamat ako. Sa pagod, kaya pasalamatan ko na yung tagumpay na success ng krusada, gawain, maraming kaluwa na ligtas. Hindi ko na malayan. Pag sunda araw pala, birthday ko na. Ngayon ko lang, pagka-Martis, nalaman ko, sabi sweater ko pa, happy birthday. Birthday ko pala. Ngayon ko lang nalaman na birthday ko pala dahil sinikrito ko handaan nun sa Surigao. Mga labuans, pamilya namin. Ngayon, sabi, uwi tayo. Ngayon na araw, ang birthday ko, 15. Kaya salamat, iningatan kami, nakarating kami rito. Salamat sa Panginoon, araw na to. Napaka-precious sa akin ito dahil itong araw na to, ito yung araw na kapanganakan ko. Kaya hindi ko nga maisip kung bakit ako nakarating ng edad na to eh. Yung edad ko, naging ganito na eh. Parang iniisip ko, parang kailan lang, naging kailan lang, sisinta na pala ako. Senior na ako. Sabi nila, kuya, marami ka ng libre. Libre ka, may 20% ka sa Jollibee. May 20% ka sa aeroplano. May 20% ka sa barko. Magpasok ka sa mga agency, senior citizen, hindi ka na magpila. Grabe privilege. Grabe pagpapala. Amen. Eh sabi ko, saan tayo mag-apply ng ID para magpamimbro tayo ng senior citizen? Para may ID na tayo. Pagpapala pala, pag marating ng sisinta, pagpapala pala. They may discount. Amen. Eh sabi ko eh, pag inisip mo sarili mo na lahat mong nakuha, nakamit, ginansya, at ilagay mo sa kalugihan, kawalaan, lalo ka pala pagpapalain ng Diyos. Dahil bakit? Nakita ng Panginoon yung sarili mo, kinalimutan mo. Sabi ni Pablo, binilang ko sarili kong basura. Sagbot basura. Wala pulos sa harapan ng Diyos. Alang-alang lang, masunod ko lang. Hallelujah, ang ating mahal na Panginoon Kristo. Yun pang pag-ang buhay Kristiyano. Isipin mo, naglingkod ka lang naman. Magsakripisyo ka na. Para suratian ng Diyos, para ang Diyos lubos-lubos siyang pagpapalain ng Panginoon. Gusto magligtas ng kaluluwa, lubos-lubosin mo na ang sakripisyo. Ngayon, nagtagumpay tayo sa Malimuno.
sa bunyasan, wala naman sa plano yon. Kasi yan ang baryo ni Sister Annabelle. Eh. Yung kapatiran ng sakripisyo ng pinansyal para na magkusada sa ilang lugar. E nakulang pa nga yung binigay niyang 200,000. Kinuwaan pa namin ng tithes and offering. Naitad siya pala, hindi pala pledges eh. Kay pledges, iba. Yung pledges, buo yan, ibigay mo sa gawa. Hindi namin kunan ng tithes and offering. Pero kung tithes and offering po yun, kuwaan namin sa church. So binawasan na namin, yung 300,000 na, naging 240 na lang. Kulang pa yung gastusan. Kaya hindi ako humingi ng pledges sa inyo dito. Dahil ayaw ko maging plastikan. Baka sabihin nyo, may nagpinansya, hingi pa rin ako dito sa inyo. Pero kung ikaw, Kristiyano, ang iniisip mo na ikaw'y pinagpala ng Diyos, kaya hindi ka nasabihan nga magbigay. Di alam mo yun, pag krusada, malaking gastusan, dapat magbigay ka. Dahil yung pagbibigay ang siyang pagtanggap ng pagpapala. Hindi basta-basta yung gastusan. Magkano'ng binayaran namin sa mga lodge, kurudo, pagkain, hindi basta-basta. Kulang pa. E sabi ko, nagkamali nga ako na sinabi ko, ganun eh. Dapat pala, mga 400,000 eh. E kaso, nahiya ako sa kapatiran, baka sabihin niya, si Barandi, gapamira. Di mahiya ako sabihin na gapamira eh. Kaya may mga kapatiran to, nabigyan ng pledges eh, para daw ipatiles ito. Eh, dyan yung pera nyo, dyan lang. Hindi pa nagastos, kasi hindi pa natin pwede ipatiles ang simbahan. May plano pa tayo rito. Yung dyan sa record, nagaganon, atin pa yan idugtong pag ganun, loobin ng Diyos. Gawin nating steel trusses. So, para tambakan ito, i-elevate natin para mataas. Ang yung control, ilipat sa likod, lagyan ng misanin doon. Kaya malaki pang gastusan. Pag-prepa natin yon, kasi sabi ng may-ari dito, magkapatiditan, yung nakausap ko yung kailang administrator nga siya nakaalam ng mga lupa ni Mirutan. Alam mo, Brad, yung lupa nyo dyan sa likod, ako lang nakaalam. Hindi alam ng mga kapatid ni Mirutan ng mga babae. Usap namin ni Brother Prince sa Jollibee. Sabi ko, Brad, dapat gabitin ka ng Panginoon na i-donate na lang ito. Sabi niya, puhon. Pag-pripa natin. Pero sabi ng mga kapatid, sabihin mo lang yung pastor nila dyan. Pastor siyang tawag sa atin, alam nila yung Olympic Series. Na hindi na namin sila pa inkrisan. Wala nang kontrata, hindi namin sila paalisin dyan. Dahil gawain naman po ng Diyos yan. Pero siyempre, verbal lang na istorya po yon. Alam naman yung tao, walang kasulatan, verbal, madali lang magbawi ng salita. Baka sabihin na slide lang yung dila ko. Pag nakita gumanda yung chapel, baka sabihin, oy, asa na yung kontrata niyo, pastor? So ipag-pray lang natin. Mahipuin silang Panginoon. Next time, plano namin, Berfriend, kausapin namin ulit yung si Lito Fernandez na kung pwede magpa-inubit na lang tayo, ipastil na sa ikon kahoy, niyog, mabubulok pa rin. So, at least may clearance. At least, bahala ng Panginoon. Amen? Bahala ng Panginoon kasi gawain ng Diyos ito eh. Pag na-extend natin yun, napagandan, saka natin ipatiles ito. I-elevate natin, parang tubig hindi makapasok, pataasan natin. So, ma-enjoy natin ang panahon na natira habang hindi bumalik ang Diyos. Pero kung ako lang inyong paabutin, gusto ko bumalik ng Diyos. Kasi pagod na tayo sa paglingkod eh. Pagod. Daming pagod. Araw-araw, puri. Kusada, fasting. Bisitahin mga ustisyo, napakalayo. Pagod ng katawan. Hindi basta-basta. Para sa amin, may edad na. Hindi basta-basta. Hindi mo maintindihan. Na binigay mo, tinanggap mong Panginoon paglingkuran mo, habang may buhay ka, habang may hininga ka, kaya mo pa paglingkuran mo ang Diyos, sundin mong kalooban niya. Then sino tayo mag-question sa Panginoon? Sino tayo magreklamo sa Diyos? Wala tayong pagreklamo sa Diyos. Sunod-sunuran lang tayo, tanggapin natin anong gusto ng Diyos sa atin, anong ibigay sa atin. Salamat Lord, salamat for this life, the addition of life. Salamat sa mga pagkain, lahat ng bagay, pasalamatan natin. Wala tayo dapat i-complain, wala tayo reklamo. Sino naman tayo magreklamo?
Nagpasalamat lang tayo na binigyan tayo ng buhay, kalakasan, dagdag pa na buhay. Hanggang ngayon, kahit pagod ka, may lakas ka pa rin. Dahil ang Diyos nagbibigyan ng kalakasan sa atin. Araw-araw, pinapakain pa rin tayo ng Diyos. Sinurvive ng Diyos, nakabayad tayo sa ilaw, nakabayad tayo sa tubig, ng mga expenses, gastusan, lahat na-provide ng Diyos. Nagapagtulong pa tayo sa mga station. Sa Surigao, naawa ako yung L300 nila, nakalukol lang sa kilid. Sabi ko, ano bang sira? Pagtingin ni John Mardon, Kuya, blue by na. Wala na presa. So naawa ako, wala siyang service. Sige, ayusin mo, bilhan natin. Naabot niya po ang 15 milyong gastos. Binigyan ng yung injection pump, injector, pinaayos. Lahat, gasket. Yun, napatakbo na nila. Kasi kasama natin sila sa gastusan. Yung Surigao, Surigao. Sabi pa ni Jojo, Kuya, mayroon pang bus doon. Pwede ayuhin nyo na lang sa Butuan. O sige, ayuhin din natin yun. Mayroon pa isang stainless ka sa Siargao, naka-standby lang. Habi, battery lang sila. Pero naka-standby lang. Ikaw, battery lang pala sila. Hindi nabili ng battery. Sabi ko, i-revive din natin yun. Kaya sayang yung masakyan na dapat magamit pa sa gawain ng ating Diyos. Kaya ang ating iisip dito, hambang may maisip pa tayo, may magawa pa tayo para sa gawain ng Diyos, gawin po natin. De itong pinagpiyal ng Diyos sa atin ng mga grasya pagpapala, hindi po atin ito pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Sa kamay lang natin ito. Ito po'y gastusin mo sa gawain ng ating Panginoon. Wala atin dito. Tandaan po natin, everything we gain, we counted loss. Gain through loss. Wala tayong ginansya dito. Puro losses. Dahil ang Ginoo lang nakaalam magbigay ng pagpapala, reward sa atin pagdating ng araw. Basta wag natin hanapin ang ating sarili, mga minamahal ko. Ang hanapin natin, anong magawa natin para sa Diyos. Pag-ibasa, Brother Anthony, John chapter 12, verse 25 up to 26. Praise Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, Kabanata 12, ang talata ay 25 hanggang 26. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibotang ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. 26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin ay siyang papararangalan ng Ama. Palakpakan po natin Diyos. Ang sino ang umiibig sa kanyang buhay, binibigyan mo lang yung sarili mong buhay palagi. Gusto mo yung ipagandahin, iplastar mo palagi, ayaw magsikripisyo, wala kang pakialam sa gawain, hindi ka nagpapasting, hindi ka nagkakaisa. Iniibig mo yung iyong buhay. Yung sabi niya, ay mawalaan ka ng buhay. Tandaan niyo po, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawalaan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay, ano napupuot? Suko na suko ka, pungot na pungot ka sa sarili mo. Kung bakit hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos. You know? Ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Pangingatan ka pa ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan kung napuot ka sa sarili mo ito sa sanglibutan. Ibig sabihin, hindi na ang sarili mong masunod. Kapuutan mong sarili mo para pangingatan ka ng Diyos upang ikaw parangalan ng Ama sa langit. At kung sino mang tao naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Pakinggan nyo yan. Kung ang sino mang tao maglingkod sa akin ay sumunod sa akin. Marami naglilingkod pero hindi sumusunod. Amen? Naglilingkod, pero hindi sumusunod. Sumasamba, naglilingkod. Kumakanta, umaawit. Pero pag magpasting, ayaw, hindi sumusunod. Naglilingkod, sumasamba, hindi nagbibigay, hindi sumusunod. Nagsasamba, nagpupuri, walang kabanalan, hindi sumusunod. Hindi nagbibigay, hindi sumusunod. Pero naglingkod. Pakinggan niyo itong salita ng Diyos.
kung ang sino mang tao naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Ang tanong, naglingkod ka, di ba? Ang tanong ko, sumunod ka ba? Dali lang maglingkod eh. Kaya ang Diyos iba. Itong sinasabi, gain through lost. Kung maglingkod ka lang naman sa Panginoon, dapat sumunod ka sa Diyos. At kung saan ako naroon, sabi ng Panginoon, ha? At doon naman, doon ang aking lingkod. Kung saan ang Panginoon, gusto ka dalhin ng Diyos doon, ikaw ang lingkod ng Diyos, doon ka rin, maparoon ka doon. Pag sabi ng Panginoon, mag-usada doon, doon ka pa rin. Puntahan mo yun kahit malayo. Eh, sabi niya eh. At kung saan ako naroon, ay doon naman, doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y parangalan ng Ama. Kung maglingkod ka sa Panginoon at sumusunod ka sa Panginoon, sabi ng Biblia, pararangalan ka ng Ama. Ano yung pararangalan? The Father will honor you. The Father will bless you. The Father will bless you. Parangalan ka. Samahan ka ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong gagawin mo, sunod-sunod ka lang, kahit pagod ka na, hirap ka, grabe yung sakripisyo mo, dahil naglingkod ka sa Diyos, sumusunod ka sa Panginoon, sabi ng Biblia, pararangalan ka ng Diyos pagdating ng araw. The Lord will honor you. The Lord will bless you. The Lord will bless you. The Lord will protect you. The Lord will give you strength. The Lord will add it to your life. The Lord will give you peace. The Lord will give you joy. The Lord, the Father, will honor you. Pasidunggan ka ng Ama. Tandaan po natin yan. Huwag natin pag malaki, naglingkod na tayo. Okay, naglingkod tayo. Ang tanong, sumunod ba tayo? Marami naglilingkod. Pero hindi marunong sumunod. Kumukontra. Sumusupak. Hindi nagpapasakop. Tandaan po natin yan. Pag hindi tayo marunong sumunod, hindi malulugod ang ating Ama sa langit. Yung paglilingkod kasamang pagsunod. Kaya saan ang Panginoon? Doon ka. Lingkod ka ng Diyos. Gusto ng Panginoon ka? Doon ka. Paroon ka. Pupunta ka doon. Pag gusto mo paglingkuran ng Diyos, kahit anong gawin mo, paglingkuran mo. Gawin mo ang latungkulin mo sa iglesia. Dahil gusto mo paglingkuran ng Diyos, sumunod ka sa Panginoon. Paglingkuran mo siya upang parangalan ka ng Ama pagdating ng araw. Pagpapalain ka. Kaya mga minamahal, may natira pang 3 weeks para naman sa ating mid-sayap crusade. Ang gusto sumama, dagdagan nyo pa yung fasting nyo. Magkapatiran, gusto nyo sumunta ron, gusto nyo pag-testify, magkapagkaisa para makita nyo yung sakripisyo na magagawa. Magkaisa kayo. Mag-fasting kayo dito, nagdag 3 days, 5 days. Mga ginagamit ko, may dagdagan nyo pang fasting nyo. Yun talaga mga sinsirong sumusunod. Naglingkod na sumusunod. Hindi yung naglilingkod lang pero maraming reklamo. Dahil crusader po tayo, ang puntahan natin, battlefield of that war. Sabi ni Lincoln, battlefield of that war. Gira yon ang ating puntahan. So pag gira, hindi ka pwede maghanap ng masarap mong tulugan, masarap na pagkain, masarap ng plastaran. Gira yon. Maghanap ka ng lungag na taguan mo kung saan ka hindi matamaan ng bala. Kahit sa puno ka lang ng kahoy, sa puno ng bato, kahit saan ka basta lang maplastar yung buhay mo. Kasi ang puntan mo, gira. Hindi pista, hindi kainan. Battlefield of that war. So you need to preserve your life. Forget your life. Forget yourself. Hindi mo nalahanin yung asawa mo, iniwanan mo. Hindi mo na malalo yung anak mo, bahala na. Survival ang puntahan mo. Mabuhay ka pa o hindi. Kaya sa Biblia, gain through loss.
gamit pagpapala, ginansya at kalugihan ang buhay natin. Pero pag nakita ng Diyos na hindi mo iniibig ang sarili mo, naglingkod niya, sumusunod ka sa anang Biblia, parangalan ka ng Ama, makita mo yung buhay mo. Pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka pabayaan mapapahamak, hindi ka bayaan manisgrasya. Dahil ang Diyos, maparangalan ka. The Lord will honor you, will bless you, will protect you. Yan pong naranasan namin, mga minamahal. Kinagpasalamat ako sa Panginoon. Maraming salamat sa mga nagbati sa akin. Maraming salamat nagbigay ng regalo. At marami namang salamat sa walang naibigay na regalo. At marami rin sa hindi nagbati. Okay lang naman yan. Amen. At salamat naman sa hindi giganahan sa akin. Hindi natin mapilit yung iba eh. Meron naman talagang giganahan. Nga nag-birthday ako, meron may hindi ginaganahan. Pa-birthday-birthday. Pa-impress-impress. Pa-greet-greet. Meron naman talagang taong ganyan eh. Hindi ko man ang ginusto nga maghanda ako. Hinahindaan nila ako eh. Sabi ko, shooter ko, ayaw ko man ang bunga. Gusto ko, sapat na. Kapagising ko sa umaga, kaya nagpuri kami. Sinulugan namin. Nagpuri yung sweetheart ko, yung pasalamat ko. Lord, salamat. Nagdagan mo yung buhay ko. Grabing kapuspusan ko. Kung sapat na sa akin, Lord, itong regalo mo sa akin. Napagising ko sa umaga, pinuri kita. Pinadama mo yung presensya mo sa akin. Naramdaman ko yung kalinga mo sa akin, pagmamahal. Kalakasan, kalubos sa akin. Dagdagan buhay ko, sapat na to sa akin. Kahit wala ako natanggap na regalo ng material, sapat na sa akin. Kaya hindi ko pasidunggan, basta ikaw nagpasidungog sa akin. Hindi ako, ayaw ko ng parangalan ng tao. Gusto ko ang Diyos magbigay parangal sa akin. Sapat na, Lord. Pero maraming salamat sa mga nagmamahal sa akin. So maraming salamat, ikaw na magbalik ng pagpapala sa kanila. Wala naman tayo dito eh. Lahat natin nakamit, natanggap sa buhay, ito'y gawin nating kalugihan. Everything we gain, we counted loss for Christ. Loss for Christ. Lahat isipin po natin yan. Hindi natin harapin. Huwag natin hanapin ating sarili. Hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Awitan natin ang Diyos, mga minamahal. Gain through loss. Kung si mang tao maglingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon naman naroon ang lingkod ko. At ang sin mang tayo maglingkod sa akin, siya ay parangalan ng Ama. Gusto natin parangalan ng Ama. Pasidunggan ng Diyos. Maglingkod tayo at sumunod sa Panginoon. Isipin natin ang lahat nating nakamit. Gawin natin kalugihan upang maabot natin we won the excellency of Christ in our life. Sa pila kikantaraw napagaganda ng langit mga mansyon, mga mansyon ay naroon nagsangan ay ginto nagsangan ay ginto bulaklak di kumukulos. Kagandahan. Kagandahan ito. Walang kumas. Sa pila, wala na kahirapan. Pagdurusa ay mawawala kaya ngayon ang uting tumatilangin sa pagkakas haleluya ang kapiling ka ang kapiling ka sapat na sa akin sapat na sa akin. Sa pagkakas sa akin, kaya pumasok ka sa mahirap.
Bigayin ang puso pero magdama mong presensya. Jesus. Hallelujah. Ay sapat na sa akin. Sa piling niya ay may buhay na walang hanggan. Isipin natin, mga minamahal, ating buhay dito ay baliwala. Ang lahat nating natanggap, nakamit sa buhay, everything that we gain, isipin natin, ito po ay kalugihan, kawalaan, walang pulos. Upang mapaluguran natin ang ating Panginoon, maglingkod tayo at sumunod sa Diyos upang tayo po ay kaluguran ng Panginoon. Parangalan tayo ng Diyos. Pagpalain tayo. Sumunod, maglingkod, sumunod. Walang reklamo, walang bagot-bot, may sino tayo. Gusto natin magpagamit, magsakripisyo, gawin natin lahat. Dahil itong ating nakamit na buhay, gawin nating kalugihan. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Kami doon sa aming kwarto, sardinas kami. Sa awa ko, mga bata ko, sinabi, may halos patapakan na. Kasama namin sa sala, nagtabi-tabi, halos na kami nagpapuri. Sa kusada, walang nagpasarap. Lahat sakripisyo. Kaya huwag niyo sabihin nga, nagpasarap kami. Kailanman, hindi kami nagpasarap ng paglingkod sa Diyos. Puro kami sakripisyo. Kaya nalugod ang Panginoon. Binagpala tayo ng Panginoon. May mga kapatiran, yung elf na yan, hindi po tayo sinupiring nila yon. Bledges nila po yon. Love offering na binigay sa church. Kinuha nila doon sa pastor ng Baptist, nilala dito. Kaya sa kanilang pira, pledges love offering, may magamit sa church. Yung bago natin sakyan, ila yan. Nag-uusap sila mag-asawa. Na pag dumating, nakasingil sila ng pera ng business. Sabi ko, kuya, anong gawin namin sa tithes and offering namin? Ibili namin sa sakyan. Sabi ko, hindi kayo pwede magbili. Dalhin nyo rito yung tithes and offering, ipag-pray pa natin yan. Upang kayo basbasan, kuhaan namin ang ministering tithes, ipadala sa Manila. At upang ang negosyo nyo lalo kayo pagkapalain ng Diyos. Ay upo, kuya, salamat po sa pagsabi. Sumusunod sila. Kaya sunod-sunod yung pagkapala transaksyon nila. Sabi ko sa beloved children, B, yun pong pangako na, kuya, ibili nyo yan kasi yun ang desire nila. At least, kinuhaan nyo na ng ministering tithes sa main church, pagpapalain sila ng Panginoon. Kaya baka sabihin mo, may narinig kasi kami dito, hindi na tayo magbigay kasi marami ng pira yung church nagbibigay. Hindi po. Sa kanila yon, sila nagbigay. Kaya sila lang pagpapalain. Hindi ka nagbigay dahil sabihin mo, marami ng pira ang church. Marami na bigay ng kapatid ng dato. Ay, sayop yon. Ang pagbibigay, paghatag, individual yon. Isa-isa.
Sa imong paghatag, ikaw ang panlanginan. Dili ibig sabihin, hindi na ka maghatag, dahil may naghatag na sa'yo. Hindi ka na maghatag, bridges, may naghatag na sa'yo yan. Dapat, kumisang kahit may naghatag pa, maghatag ka pa, kaya obligasyon mo na, aron ikaw panlanginan. Hindi ka maghatag, wala kang kihatag, wala ibalik, walang panalangin. Di nagsalig ka na marami na nagbigay sa iyo yun. Sila nga nagbigay, di nagko nga nagbigay, sila ang lalong pagpapalain. Panlanginan ka nga naman, hindi naisip na nagko ilang binigay, gahatag sila. Eh kita nga ginagmay, hindi ta maghatag, samot, wala ta panlangin. Individually ang pagsagawa ng obligasyon natin. Maghatag ang maghatag. Kaya nga naman, mas dako ang ginagasto sa church kaysa nagalawat. Tandaan ko yan. Gain through loss. Ginansya, pero papunta lang sa kalugihan. Bisabin, walang matira, kulang pa. Kaya sabi Biblia, magbigay ka sobra sa insakto para mo sobra sa insakto ang pangilangan sa iglesia. Amen? Pero maunawaan nyo. Ngayon, may minsayag pa tayo. Kayo nga pinagpala ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi ka magbigay ng pledges mo, yung tatsyo na piring mo. E kung di ka nagbigay, wala ka nagbahagi sa krusada, sa ligtasan ng mga tao. Kung nagbigay ka, may pasanin ka, may kabugaton ka, pagpalain ka ng Diyos. Bakit? Nagpagamit ka. Nag-share ka ng love at burden mo sa soul para magamit natin sa krusada. Yun po ang pagpapala. Sa iyo yan. Hindi ka na magbigay, hindi marami mo, may nag-finance. No, sa iyo yan. Wala pa magsobra, kulang ang lahat. O next week, fasting na naman tayo dito. Magsugod naman tayo ng fasting. Thursday, Friday, hindi na fasting dito kay wala kami pahinga. Ngayon Sunday, pagka Monday, upunta naman kami ng Midsayap. Titingnan ko yung gym, ipalo up namin yung mga bahay nga matirahan. Pagbalik namin dito, magpa-practice yung mga choir doon. Idapawan, tipuno na mo sa Kutabato. Pagdating doon, Lunes, Martes, balik naman Wednesday dito. Kaya grabing pagod namin. Naisip namin para sa gawain ng Diyos, hindi sa aming sarili. Pag-awibis, fasting. Dala fasting. Kasi kailangan natin mag-fasting, mag-sakripisyo para sa kaligtasan ng maraming tayo. Hindi tayo nagpapasarap sa buhay. Tandaan nyo yun. Yun ang mensahe. Gain through loss. Ang ating nakamit, papunta lang sa kalugihan. Pag ginawa natin yan, lalo tayong pasidungga ng Ama pagpapalain tayo ng Diyos. Manalangin po tayong lahat, itaas yung kamay. Itaas yung kamay niyong dua, ipiyong mata. Samtang gipadawat kong bisita, kamudya ay mga muyo na daan. Istoryahan yung Ginoo. Sunod kayo sa panlangin, Amahan ko sa langit. Lito ka, Amahan ko sa langit. Sa ngala ni Ginoo, Ginoo, salamat. Sa imong kaayo kanako, gidawat ko ikaw, nga ako mangluluwas. Pasayluwa ako, Ginoo. Isulat na akong alan sa langit, timo ako anak mong tinuod. Kasing-kasing si binuhatang kamaturan. Sa ngala ni Jesus, ang gidawat kini gabi una. Amen. Opo, Panginoon, salamat sa makatauhan. Midawat kanimo, pasayluwas, lakaluis sila, isulat ka na sa langit. Maging anak mo sa tinuod, sila pa dahil magsimba kanimo. Son, pangamala, Pastor, in Jesus' name, amen po sa Lord. Manalangin tayong lahat, mga minamahal. Tas yung kamay. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, ang mamalan sa pangalan ni Jesus. Malang Panginoon, sa oras na to kami nagsitaw sa puso, nagpupuri pa, salamat sa iyo. Sa ganang amin, Lord, wala kami magagawa. Ikaw lang ang aming kalakasan. Ikaw ang lahat sa aming buhay, Lord. Ikaw ang aming buhay. Pagpalain mo kami sa gabing ito, mga anak mo na may problema, personal nga problema, spiritual nga problema, financial nga problema, material nga problema, physical nga problema, emotional nga problema, abutin mo sinong kapangyarihan kamay banang espiritu, panama mo sila, pagpalaan mo lang sila sa oras na to. So, nalimalapas sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Patong kamay niyong isa sa ulong, isa, nakataas at rebukein with all power to retain. Babang kapag-iramos sa mga ligitaan, sandali ito, mga Panginoon. Lunangin mga pastor, minsan, by the pop darkness, demons in permanent sickness, and is cast out from the children of my thoughts, blessed and genuine, financially, physically, spiritually, healing, sing, super, property, my God, will be by some property in their life. Lord, right now, receive healing right now, in Jesus' name. In Jesus' name, amen pa sa Lord. Hallelujah.
Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Salamat. Adayon ka mo mga isoon, ha? O may upat nga reglamin tong kaluwasan. Pagtuo, paginulsol, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Kaya bautismo ang diet, uslob ka. May sanina magtaisulob para makompleto. Pasailun sa lahat. Pang-upat, madawat ninyong gasang balang espiritu mo kuyos kasing gas. Padayon mo simba dito, balik-balik, para masamtan nyo, magdubo yung pagtuo. Diya, tubagong Diyos pangamuyo. Ayon, sakit nyo, solver problema nyo. Balik po, galbis po, mami na mahal, balik sa tuling kuranam. So, bayo kamot, may nausun ko. Naglukso na ba kita? Bayo kamot, malukso kita. Kusog. Halabas Lord! Halabas Lord! Halabas Lord! Amen. Salamat. Ayon mag-absent, ha? Mami na mahal, Friday.